Walang pasabi at tila nakakagalit di umano ang ginawang pagtatanggal kay Rodante Marcoleta sa 5 komite sa Kongreso kung saan ay tila pinag-initan lamang ito kaya basta-basta na lamang tinanggal na walang abiso. Saad naman ni Marcoleta ay sana man lang sinabihan ito o di kaya'y nagbigay muna ng babala subalit tila tuluyan na ngang inabuso ng ilan sa Kongreso ang mga kapangyarihan kaya naman ay basta-basta na lamang ginawa kung ano ang gugustuhin ng mga ito. Samantalang hinala naman ni Marcoleta na sanhi ng pagpapatalsik rito ay ang pagtatanggol nito kay Vice President Sara Duterte laban sa mga akusasyon sa kanya kaugnay sa maling paggamit ng pondo ng Office of the Vice President. Subalit tila sa panig naman ni Marcoleta ay nais lang raw nitong maging patas ang Kongreso pagdating sa mga pagkukwestiyon at pag-usisa sa Vice Presidente sapagkat tila hindi na nga katanggap-tanggap ang ginagawa ng ilang kongresista pagdating sa Vice Presidente. Yan nga mga tunghayan natin sa buong video, ngunit bago natin ipagpatuloy ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kakalimutang i-click ang like at subscribe button, pati na nga rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest na balita sa ating bansa. Sa ahensya o di kayo sa opisyal kung sino yung namumuno ng ahensya. Naalala ko po yun eh, Congressman. Confidential naman kasi ang nature niyan, yung notice of disallowance. Ang problema, kapag nagpasubpi na yung committee ng House of Representatives, mapipilitan na ilabas ng COA. So hindi na siya nagiging confidential. Dahil nga, gusto nila, sila yung magtanong. Nakukuha ba? Gusto nila sila yung magtanong. Uunahan nila yung COA. Ang sabi ko nga sa kanila, you are more popis than the Pope. Hindi pa nga nakasasagot ang pangalawang pangulo, nakarapatan niya munang sumagot dahil yun ang proseso. Eh kayo na yung naglululundag. Ayaw pa nila yung termo naglululundag eh. O yun ang gigigil. Baka gusto nila yung nagigil na gigil eh. Mm-hmm. And nabanggit mo nga, confidential fund yung ano, hinihingi nila ng mga dokumento rin. So, tapos nasa Korte Suprema na rin ito, kini-question, pero gusto pa nilang mauna. Eh yun na nga, kasi sasabihin nila, hindi, sa amin wala naman na ikang ganito, sapagkat kahit na nasa Korte niya, isa rule namin. Eh kapag ang pinag-uusapan is investigation in aid of legislation, eh budget briefing ang pinag-uusapan namin, hindi naman kami nag-iimbestiga eh. Pati yun, hindi nila maintindihan. Hindi ba nila pwedeng i-distinguish yung budget briefing at saka yung investigation in aid of legislation? Mga bagito kasi itong mga ito eh. Mm-hmm. Congressman, dito po sa mga pahayag din ang nabanggit nyo na mga magabagito na sila po ay parang ano nabastusan dahil hindi sumisipot po sa budget hearing itong si Vice President Inday Sara. Hindi pa ba sapat yung paliwanag ni VP Sara? Dumalo siya sa una tapos nagpadala pa siya ng mga liham na ipinauubayan na niya sa Kongreso yung kapalaran ng kanyang budget. Nagkulang ba si VP Sara para mag-inform dyan po sa House of Representatives sa kanyang nais na mangyari doon sa kanyang budget at nabastusan pa itong mga ilang kongresista? Nahalata na kasi ni VP Sara na ihiyain siya. Kasi nga, alam din ni VP Sara na meron kaming tradisyon. Noong 2022, ginamit namin ang tradisyon, 13 minutes lang, kapos na yung budget ni VP Sara. Kung maalala mo. 2023, 22 minutes, tapos na yung budget ni VP Sara. Naalala ninyo? Opo. 2024, nagkagulo kami. Hindi ba nila naintindihan nyo? Bigla kami nagkagulo dahil gusto nilang hiyain. So sabi nung Vice President, total po ako yung nakapagpaliwanag na sa inyo sa aking presentation,
Meron pa akong mga opening statement diyan, meron pa akong PowerPoint. Eh, ipinaalam ko po sa inyo na ipinauubaya ko na lang sa inyo ang pagpapasya kung ano po ang magiging desisyon nyo dito sa budget proposal na ipinipresenta ko sa inyo. Bahala na po kayo. O, pati yun, hindi nila maintindihan. Pati yun, ayaw nilang igalang. Kaya nga nasabi ko, kung ayaw ninyo ang tao, at ayaw niyong marinig ang sasabihin niya, pwede ba igalang nyo na lang yung opisina? Yun ang dapat naming maging ugali. Yun ang dapat naming maging panuntunan sa buhay. Miyembro kami kasi ng legislature. Sila'y executive. Yung paggalang sa isa't isa ay dapat manatili. Ngayon, kung pinaalala ko sa kanila yon, at ang nakita nila, pinagtatanggol ko yung pangalawang pangulo, problema na nila yun, Admar. LJ. Mm-hmm. And Congressman, ang pinagugutan din po kasi nito si VP Sara sa nakalipas na budget niya, nabigla rin siya na kahit na hindi niya ni-request, ibiglang sumulpot doon sa kanyang mismong budget. Na-encounter din ito sa DSWD din ata, yung sa ACA, pati sa COMELEC, kung maalala ko, bigla na rin merong naisingit doon. So, normal po ba na hindi sa isang ahensya na humingi ng budget, hindi niya ni-request, pero pagdating na lang sa GAAN na mismo, doon siya nabigla na lang sila na meron tumaas or nadagdagan doon na na-surprise siya. Normal po ba ito? Hindi nasagup yun ng aking parliamentary inquiry. Basta taong, ang aking labang itinayo doon ay yung nilalabang ko, yung aming pinahalagahan na tradisyon ng opisina ng Vice President. Pag nilatag niya yung kanyang proposal na budget, hindi na pinagtatanong. Ganun lang kasimple yung gusto ko. Kung ano po ang naging reaksyon ng inyo pong mga kinakatawan sa party list sa ginawa po niyo dyan sa kamera? Sila po ba'y nagalit, nagulat? Paano po ba? Sinong mga kasama? Sa mga kinakatawan nyo kong sa SAGIP, yung marginalized sector po na inyong mga kinakatawan, mayroon po ba silang naging reaksyon sa ginawa po sa inyo dyan sa House of Representatives? Yung mga leaders namin? Mm. Normal lang naman na nabigla sila at hindi sila makapaniwala na sa kabila ng pagtatanggol lamang sa katwiran, ay ganito pa yung gagawin sa kanilang iniluklok na representative. Hindi naging maganda para sa aming mga leaders at mga sektor na kinakatawan yung ganitong klaseng pagpapasya na alam naman nila na ang inilaban na atin ay katwiran lang. Alam din nila na yung katwiran na yun ay nakasaling pati sa tuntunin namin. Pagkatapos, aalisan nila ako ng pati membership ay... Iba yung naging pananaw ng mga taong kinakatawan namin. At kung halimbawa ay mawalan sila ng pagtitiwala sa estabilidad ng aming mga tuntunin, ang may kasalanan nito ay nagsipanguna nito. Kung pagbabatayan po ang komento ng mga netizens, marami po ang mas bumilib pa po sa inyo buhat po ng kanyo po ay kanilang masubaybayan doon sa ABS-CBN hearings hanggang sa talakayin po sa nagdaang mga kongreso yung issue sa kuryente, yung inyo pong pinaglalaban yung issue sa kuryente, at hanggang ngayon po ang pagtayo po ninyo sa long standing tradition sa House of Representatives. Marami po nagsasabi na kanila po kayong susuportahan kung kayo po itatakbo muli sa Senado. Malapit na po ang filing. Ano po ba ang aasahan natin sa inyo po, Kong? Hindi. Ang gusto ko sagutin doon, yung mga nagtaka kung bakit ginanito nila ako, yung pagtatanggol ko ng katwiran na yun, kinakailangan tanggalan nila ako ng komite, halimbawa sa energy. Ano mang kinalaman ng pagiging vice chair o miyembro ko ng energy dahil ba sa sinasabi kong gusto kong ibaba ang kuryente? At dahil ba nung nakaraang linggo ay nag-object ako dun sa panukalang batas na kung saan ay aagawin ng
Davao Light. Ito pag-aari ng Aboitiz ito eh. Agawin yung prangkisa ng Norteco. Sabi ko, pagka ginawa nila yan, mawawala yung competition dyan. Ang sinasabi ko, yung ating batas ay nagtatakda ng competition. Kapag ginawa nyo yung batas na yan, mawawala ang competition. At eventually, lalong tataas ang presyo ng kuryente. Pagkatapos doon sa Samselco, sa Zamboanga City, eh, inobjectan ko rin yung gusto ng majority leader na tanggalin yung management contract doon sa Samselco. At pagkatapos, eh wala naman silang sinasabi kapag tinanggal yung management contract, para ka akong isang pasyente na intubated, tatanggalin mo ng ventilator, di namatay naman yan. Eh, siguro ayaw nila itong mga posisyon na ito. Ang gusto ko lang naman, i-rationalize natin ang presyo ng kuryente. Ngayon, bigla nila akong tinanggal. So, maring yung mga taong nagsisimpatay sa akin, alam nila yung pinaglalaban ko. Hmm. O kaya nila akong tinanggal siguro dahil sinasabi ko, dapat ibaba natin ang presyo ng kuryente. O, dahil ang nilalaban ko ay justice at katarungan. Dahil sabi ko, ba't nyo ka ako o inalisan ka ako ng ganito? Wala naman akong kasalanan. O, inalis nila ako sa Committee on Justice. Eh, vice chair ako dun eh. Asan ang katarungan? So, sa Makatwid, pag ako ay pinaglalaban ko ang katarungan, inaalis nila ako dun. Hindi ako pumayag na sumama sa kanila doon sa People's Initiative. Tinanggal nila ako sa Constitutional Amendments Committee. O, yun siguro yung napapansin ng tao. Ah, mulat-mula pa kasi yung katwiran lang nilalaban ko. Eh, wala akong ginagawang masama. Kung ano yung katwiran yung nilalaban, pagka nakikita kong mali, pinaalalahanan ko sila. O eh, kung tatanggalin nila ako para siguro wala nang pipigil sa kanila. Napansin siguro ng mga tao yun. Wala akong kasalanan doon, hindi ko pinlano ito. Sila may kagagawa nito, hindi ako. Kung gusto ng tao, halimbawa, na pumalaot ako siguro, baka ayaw na nila ako sa House of Representatives. Kung ang gusto nila, pumunta na ako sa Senado. Eh, ang nagtulak sa akin ngayon, sila, hindi ako, di ba? Kung nagsympathize man sa akin ng tao, gagawa nila ito. Opo. Congressman, siguro bilang panghuli, on a lighter note lang po, dahil marami pong nag-viral na video lighter sa online. Note? Anong lighter note? Lighter note. Bago lang tayo. Pwedeng gawing light ito sapagkat ginawa nilang ano ito eh. Ginawa nilang scandal itong ang pagkakatanggal ko rito eh. Hmm. Unprecedented ito eh. Yung iba siguro, nakagawa ng pagkukulang siguro. Pero ako, ang ginagawa ko, pinaalala ko sa kanila ang katwiran. Pinaalala ko sa kanila ang regulasyon namin mismo. Gumagawa kami ng batas. Dapat sana masinop kami, dapat kami ang una na magtatanggol sa mga batas na ginagawa namin. Pero kung kami mismo ang sumisira at lumalabag sa mga batas namin, eh sino magtitiwala po sa amin? Yun ang punto rito eh. Opo, Congressman, kailangan natin ang mga ganyan na klase na talagang maninindigan sa kung anong tama. Ito, Admar. Opo. Anong lighter side nito? Hindi, meron lang akong isisingit bago lang tayo matapos dito sa ating usapan po, Congressman. Kasi mag-weekend kasi alam natin talagang mabigat itong mga issue na ito. On a lighter note lang, bago lang tayo... Akala ko ba tatanungin mo ako sa Quadcom eh? Hindi. Ang itatanong ko, kasi viral din, maliban doon sa talagang nanindigan po kayo sa tamang proseso, nag-viral din yung ano, yung paborito mong pagkain na hopya. Oo. Hindi mo binitawan eh. Hindi kasi, kaya naman hopya ang kinakain ko. Nahihirapan ako na kumain doon sa naka-plastic na pagkain namin. Mm. Alam naman nila na kasi yung ginagamit naming kutsara at saka yung tinidor, plastic eh. Hindi ko ngayon makutsara yung matigas na karni na nakaano doon eh. Nahihirapan ako. Eh, hopya, bukod sa gustong-gusto ko yun, malambot at pwede kong hawakan ng kamay. Eh, yun na lamang ang kinain ko dahil sa nagutom na rin ako eh.
Oo, tsaka yung paglapit ni Congressman Paduano, nakita ko, pagtingin mo sa plastic mo, naubos na yung hopya. Di ko alam kung doon ba kayo sa naubos na hopya na galit. Hindi, kasi akala ko, meron pang laman. Ah, ganun pala yun. Wala na, pero hindi naman ako naiinis doon sa balat ng hopya. Naiinis lang ako doon sa naririnig ko salita ng salita sa tabi ko. Hindi naman niya naiintindi ang pinagsasabihin niya. Kong, yung pong lumapit si VP sa inyo, ano bang binulong niya? Ang ganda ng ngiti ni VP. Ikaw naman. Ito. Para hindi malaman ng iba, itatanong ka. Siyempre, viral na viral din yon Kong, sa social media. Dalawa lang nilapitan niya partner. Oh, pero ang nabanggit niya is, parang sinabi niya sa press ko na parang ano, kumbaga, wag nang mag, kaya ko na to. Parang ganun yung sinabi niya sa press ko, kung ano yung binulong niya kay dating President GMA at sa inyo po, Congressman. Bahala na kayong magkumpito, pero hindi po pwedeng sabihin sa inyo kung ano'y binulong niya sa akin. Kong, panguli na lamang po, ano pong masasabi ninyo sa isa pong quote na nabasa ko ito kanina sa Facebook . Sabi, "The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing." Anong masasabi mo dyan, Kong? Mali yung pagka-out-quote mo. Hindi. Ay, mali ba? Yun. Kay Edmund Burke yun. Ah, Edmund Burke. Yes, sir. The only thing necessary for evil to triumph is for good men to do nothing. Sabi niya. Yun po ba ay applicable sa inyo pong mga kinaharap ngayon sa mababang kapulungan? hindi applicable sa akin yun. Tumayo nga ako . Ang ibig sabihin nung kung walang tumayo kahit isa, pwede sana nagtagumpay na yung gusto nilang mangyari. Ewan ko kung magtatagumpay sila o hindi. Pero habang nakapagsasalita ako, nakakatayo ako, sasabihin ko ang gusto ko sabihin. Opo. Congressman, sir, maraming salamat po sa inyong panahon. Naalala ko tuloy yung mga palatuntunan natin, party yung point of order. Oo. Kasama si Congressman Mike Defenso. Magiging mas malawak pa si Congressman. Congressman, maraming salamat po. Sa ulitin, ingat po kayo. Thank you, sir. Salamat po. Salamat po. Maraming salamat. Ang kinatawan po ng Sagip Party List, si Congressman Rodante Marcoleta po, mga ka-partners. Kaugnay nga po siya sa issue dyan po sa Kamara, lalo na yung may tuturing niya na skandal, yung pagtanggal sa kanya sa Commission on Appointments, Committee on Energy, Committee on Public Accounts at Constitutional Amendments, at maging dyan sa House Committee on Good Government and Public Accountability. Grabe, ang dami, no? Ang daming mga committee guys, no? Na mga panel 'yun . Membro siya din, no? Tinanggal po siya, mga kaibigan, di ba? So at least guys, narinig na po natin yung side po ni Congressman Marcoleta. Klaro po 'yun, mga kaibigan, no? So bahala na po kayong humusga diyan, pero para sa akin guys, tama talaga ang decision po ni Congressman Marcoleta na pumasok po siya sa Senado, guys. Kailangan na kailangan siya sa Senado, no? O, tama din yun, kasi last term na niya sa pagiging congressman, kasi sa party list po siya, So, at least ngayon, sanit na po siya, mga kaibigan, sana po, ha? Bukas po, magsasign yata siya ng Certificate of Candidacy, so malalaman din natin yan kung sino pa yung mga iba pa. Kasi kung hindi ako nagkakamali, mga kaibigan, meron din kasing sariling partido itong si Marcoleta, no? Tapos, hindi rin natin alam, kasi wala pa tayong slate, no, sa PDP, mga kaibigan. Ang alam pa lang natin, tatlo pa lang sila. Si Bato, si Bongo, tsaka yung isang artista, no? So, yun po, mga kaibigan, ating updates po kay Congressman Marcoleta. Mamayang gabi po, ha? Meron po tayong live, mga kaibigan. Huwag po kayong mawawala. Makita-kita po tayo mamayang gabi sa ating mga pag-uusapan. Bawi po tayo, bawi. Malu Ramos, hello! Rainier, Miranda Channel, Sir Pudi, good afternoon po. Good afternoon sa dyan, Rainier. Si Wilson Hilardino, good luck po Sir Marcoleta sa bala. Ano to? Suportahan ka namin Luzon, Visayas, Mindanao. God bless po, ingat. Good afternoon, Pudinet. Ayan, Rosemary Asiret. Malu Ramos, salut
to Kong Marcoleta. Yes, kailangan po natin si Marcoleta, guys, ha. Sa Senado po, suportahan po natin, mga kaibigan. Kailangan na kailangan po natin siya. Good night everyone, Careless Islanders. Malu Ramos, dami katiwalian sa admin na ito. Grabe, may hangganan din kayo. Marian Julian, Adel Bautista, Blessed Monday, mga ka-sister Bayo Tagalban, Lynn Marie, and Tuslok Dan. Malu Ramos, Edgar Tumulin, go, 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 Kong Marcoleta and Duterte for Senator 2025. Naomi H., watching from JP, good PM, Foodinet. Yes, Foodinet, Kong Marcoleta, go for it for Senator. Isabita Bolaños, ayan, go, Sir Marcoleta and Duterte Senator. Mary Ann Time, long live. Good health, Wanod. God bless BP, Sarah Marcoleta for Senate Hope Our Future. Ayan, si Balvillo, number one po kayo, sir. Oo, number one po yan si Marcoleta, guys. Number one po natin yan. Ipupush po natin yan, ha? Gina Luzgardo, number one. Ayan, Precious Flores. Patotoo na lang, waya sa noon sila. Felicidad Meliari, foodie, Alma Journalist. Hi, Ma'am Vito Tagalpan. God bless you, ma'am. Sir, ayan. Ayan po ang ating mga ano. Si Lucita Itom, good luck po sa ating lahat. Ayan, good luck po sa ating lahat. Rainier Miranda Channel, si Ipe Salvador po, artista yon, 3 nominees pa lang, PDP, pero kung isama na si Marcoleta dyan sa PDP, para 4 na nominees. Yes. Malu Ramos, go, 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 Kong Marcoleta! Ayan po, mga kaibigan, ng ating updates ngayong hapong Monday. Naku, Monday na Monday, ang lakas ng ulan. Grabe naman, oh. Wala pa rin tigil ang bagyo, 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 bagyo. Umalis ka na. Ayan. Si Narisa Bayani, gagagaw Marcoleta, 100%. Catalina Fox 306, good PM, sir, host. Oy, good PM sa iyo dyan, Catalina Fox 306. Kumusta ka na dyan? Sa mga kababayan natin dyan sa minority po, no? Ingat-ingat po kayo dyan, dahil kung hindi ako nagkakamali, dyan yata yung bagyo, eh, no? So, ingat po tayo. Senator Marcoleta, one of my choices. Yes! Adel Bautista, one of my choices din, no? Pareho po tayo. Magaling po yan, no? Pero sana po, sana talaga, no, dumami pa yung mga supporters, guys, no, na tumakbo. Kasi kailangan natin, guys, ang Senate. Kailangan na kailangan po natin ang Senate. Kasi dyan talaga manggagaling lahat yan. Congressman Marcoleta, we believe in you. Sana huwag kayo mag-give up sa mga Pilipino. Ayan. Eh si Marcoleta po talagang palaban yan, eh. Kaya po marami pong nagpo-push dyan, eh, na tumakbo po siya. Kasi marami talagang ano dyan, guys. Hindi po yan basta-basta si Marcoleta. Carmenita 62, Kong Marcoleta, best senator. Lagot kayong mga korupsyon. Nako, pag yari talaga sila dyan. Claire Cruz, Michael Love, shoutout, Foodinet, Nan, ingat. Ayan, Foodinet, Nanet, ingat palagi. God bless. Ayan si Claire Cruz. Kumusta ka na, Claire Cruz? Kasi pa si Marcoleta, guys, di ba kilala niyo naman si Marcoleta dati pa? Panahon pa po ni Digong yan, eh. Panahon pa ni Duterte yan, talaga nakikipaglaban na po yan, guys. Kaya kilalang kilala natin yan. Kasi sinasabaybayan talaga namin yan, eh. Hindi naman, alam niyo sa panahon ni Digong, marami pa yun, eh. Marami sila nun, eh. Hindi naman si Congressman Marcoleta nun. Marami sila. Kaso lang, yung iba doon, bumalentong na. Kaya nga, di ba? Nung nawala po si Tatay Digong, nawala na rin sila. Ang dami pa dyan. Hindi lang si Marcoleta, marami pa dapat dyan. Pero bakit ayaw nilang bumalik? Ayaw na. Talagang nilamo na po sila ng sistema, mga kaibigan. Yung iba doon, pera-pera na lang talaga. Kung tutusin, guys, ang nangyari po sa politika ng Pilipinas, pera-pera na lang po talaga ang pinapagalaw. Kasi katulad yan, si Bangag, para makakuha siya ng maraming supporters, ang ginagawa niya, pera-pera na lang. Binibili niya. Binibili niya yung mga kongresista. Di ba? Tinutustosan niya, no? Pinapalamo niya ng mga steak. Binibigyan niya ng mga magagarang mga sasakyan. Travel dito, travel doon. Binibigyan niya ng mga mansyon. Binibigyan niya ng mga allowance. Milyon-milyon po ang binibigay niya, guys. Kaya, tinan mo, kapito ko sila. Kahit alam niya naman lang walang kwentang administrasyon, kapito ko pa rin sila. Kasi nga, kompleto sa pagkain, eh.
Kompleto sa bitamina eh. Muro sila dyan ng mga ero ba? Mga ero, di ba? Yung mga ero, no? Oo. Imo ng laugan ba? Pero minang laugan na nimo. Laugan nimo ka ng mga kuan ba? Mga... para mga aso, di ba? Laugan na nimo? Oo. Ganyan sila, guys. Kaya, tinan mo, kahit ang baloslos, alam naman sa baloslos, walang kwenta yan eh. Pero bakit kapito ko sila kita baloslos? Kasi grabe pakain eh. Kay si Ahas, di ba? Oo. Ang nagmamanipulan lahat niya si Ahas. Kasi si Ahas po, abogado yan si Ahas eh. Eh si Kuting, hindi naman siya abogado. Wala naman siyang tinapon. Wala naman siyang pinag-aralan. I mean, may pinag-aralan siya pero hindi na siya nakatapos. Iba talaga yung abogado. Oo. Kaya di ba? Kaya po ang hinala ng karamihan diyan ang nagpapatakbo sa Pilipinas si Ahas. Tapos ang right hand ni Ahas si Tambaluslos. Si Tambaluslos naman para magawa niya yung gusto niyang gawin sa Kongreso, mapaamo niya, mahimog tumbong ba? Yun. Binibigyan niya ng mga pera lalo na yung tatlong kagwang. 'Di ba? Sila France, si Raulo, sila Broha. Ayan, pinapakain niya ng pinapakain niya. No? Tinan niyo, kapito ko sila, di ba? Ganun lang kasimple yan, guys. Kaya si Marco Leta po, mga kaibigan, iyan talaga, tapat talaga yan. Maasahan talaga natin yan, guys. Sana nga yung iba din, ganun din eh. Kasi lang, wala na, it's too late na eh. Malapit ng election, malapit ng signing. Oh, so, wala na, hindi na natin maano yan. Eh, may balita pa nga ngayon, di ba? Yung slate ni Bangag. Oh, maraming aayaw dun. Kunwari lang yun, guys. Huwag kayong maniwala. Huwag kayong maniwala. Palabas lang nila yan. Huwag po kayong magpabudol. Katulad ng ginawa ni Lacson. Ang sabi ni Lacson, mag-independiente na lang daw siya. Kasi nga, kaya niya sinabi yun na mag-independent na lang siya, guys. Di ba? Kasi nga, binatikos siya ng binatikos ngayon sa social media. Kasi meron siyang post eh. Meron siyang post ng mga nakaraang 2022 election, 2016 election ba yun? 2022 election. Kailan ba niya pinost yun? O, 2020, siguro 2022 yun. Na ang sabi niya, ayaw niya sa mga corrupt. Di ba? Ayaw niya sa mga kawatan. Di ba? Sinabi niya yun. Tapos, sino ba yung susuportahan niya ngayon? Di ba kawatan yan? At dito na nga po, nagtatapos ang ating video. Hanggang ngayon nga ay tila talamak na talamak pa rin ng mga katiwalian at kabalbalan na ginagawa ng administrasyon sa Malacanang. Ang taong bayan nga ay nagsisimula na ang mag-aklas upang patalsikin na ang mga ito nang sa gayon ay umayos na umano ang bansang Pilipinas. Para naman po sa ating mga viewers, ano ang opinion ninyo tungkol sa issue na ito? Please comment down below.